Isa sa mga pangarap ng karamihan sa ating mga Pilipino ay ang makapagtrabaho abroad para makapagbigay ng disenteng pamumuhay sa kani-kanilang pamilya. Isa na doon ang pangarap na maging seaman o makapagtrabaho sa barko. Ngunit, kaunti lamang sa mga naiwang pamilya nila ang may alam talaga sa buhay dito sa barko. So samahan niyo ako guys dito sa Herbs Vlogs at sabay nating i-explore ang buhay marino. So guys, what's up? Welcome back to another episode of Herbs Vlogs. Para sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ako nga pala si Irvin Villanueva. And today's episode, magdi-discuss tayo ng mooring equipment doon sa proa or forecastle deck for short. So, tara guys, panoorin natin. So guys, nandito na tayo sa proa ng barko or forecastle deck for short. So, i-discuss ko na sa inyo yung mooring equipments namin dito guys. Unang ano guys, ito yung tinatawag na hawser guys or mooring rope for short. Inaanda na ni Jim Will na ano na niya oh. Tapos ito naman guys, yung umiikot, yung umiikot yan guys is gypsy head, tinatawag na gypsy head. Tapos yung ito na guys, yung may kadina na malaki, ito yung anchor windlass. Tapos yung may dalawang part yung drum na ito guys, storage drum at saka tension drum. Kaya tinawag na storage drum guys kasi dito namin iniimbak yung lupit. Tapos yung tension drum, ito lang yung pagtisa guys, bali mas maliit yung diameter ng storage drum kaysa sa tension drum kasi pang bira lang to. Tapos guys, ito naman yung clutch, i-engage, disengage to para maikot yung drum. Tapos ito yung brake nya, brake para ma-stay position siya kapag dinis-engage mo yung ano, yung gear. May clutch ito, tapos ito yung control. Tingnan mo yun, ginagawa niya guys oh. Ina-slap niya, tapos inaarehan niya yung brake. Yan yung hip up at saka area na control. Tapos ginagamit din namin yan pagbira ng anchor, lubid. Guys, oh, inaarehan niya na yung lubid na maliit, malaki. Yan naman yung tugboat guys, tinatawag na tugboat. So yan yung eksena guys sa paghahanda ng mooring arrangement. Yan yung eksena dyan sa forecastle. Hinahanda na nila yung arrival sa mooring. So ayan na guys, ready na kami guys. Oh. Ready for mooring. Oh, standby na. Ready na lahat ng lubid. Tapos mamaya, tingnan natin paano magtapon ng giya, guys. I-video natin 'yon. So, yan guys, oh, sinusundan kami ng tugboat, guys, kasi mag-assist yan siya sa kuan, yan. Mag-assist yan siya magpatulong sa dikit namin. Yan, inaanda na ni boss yung ano namin hibing line, oh. Yan yung itatapon niya doon sa port. Kaibigan natin sa Ghana guys oh. Sa Africa. Tugboat. Mga
amigo natin yan guys sa Ghana, from Ghana, Africa. So guys, ito yung setup namin guys, 3-2 yung tinatawag nito. 3-2 is kasi tatlong headline tapos dalawang spring line. Yan yung setup na tawag namin guys, dalawang lubid sa spring at saka dalawang lubid sa headline. Para sa mga kaalaman guys, yung spring line pala is nagpe-prevent siya ng movement ng barko na pa-forward movement. So bali nakaganon siya guys. Tapos yung headline naman guys is nakaganon, nagpe-prevent siya ng movement ng barko na pa-sideways at saka same time yung pa-atras. So guys, ang nakikita nyo ngayon guys is ang heaving line. Nagre-ready na si boss dito na itapon yan papunta dun sa shore para maibigay namin yung malaking lubid. Kasi pag malaking lubid, hindi pwede. Dapat maliit muna para makuha ng lineman dun tapos kukunin na niya yung lubid namin. So tingnan natin mamaya guys kung ma-one hit niya o hindi yung tapon. Ito na guys, moment of truth guys. Lahat ng nagbarko guys, naka-experience nito guys, I'm sure. So ito na. Kahanda na. Yan, 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 yan. Tapon giya. Wow! Yun guys, one hit lang, sumubra pa. Magaling. Boson Jill Christian. Bridge forward, trip 2. Okay, trip 2. We can unlash the cranes. We can put the gangway. Close all the doors with the padlocks and there's the seals including free fall boat. Okay, copy captain. I will padlock free fall boat. All the doors accommodation also closed from inside, no one to be open. Okay, understood. So ayan na guys yung setup namin, 3-2. So successful yung mooring operation namin. So guys, bago ko tapusin yung video, kung nagustuhan nyo, i-click nyo yung subscribe at saka notification bell para makasama ka sa ating susunod na vlogs. So ngayon guys, mag-shout out muna ako, magpasalamat sa mga sponsor, tapos saka na rin yun sa cast yung mga tao na nandun sa video. So unang pasalamatan ko guys yung sponsor natin, Dio Brothers, pagmamayari ni Olderico Soto. Andyan lang location nila sa Buhol, sa Cortes Buhol, yung mga binta nila. Marami silang binta guys, nandun na yung mga emergency equipment, mga generator. Meron din silang tinda na generator in case na magbagyo katulad ng audit. Sila, meron silang mga ano doon. So, salamat sa Dio Brothers. Tsaka, shout out na rin sa cast kanina, si Jimwell Simpron. Siya yung naghanda ng lubid kanina sa doon sa video natin. Sa mooring, tapos yun si Boson Jill Chris Rontale, siya yung nagtapon ng giya guys, yung malakas pagkatapon. So sa mga nag-PM naman sa akin, nag-private message to sila nung nag-ma-idea ako na sino magpapa-shout out. Si chiefmate Anthony Marquez, pinaka malakas na chiefmate sa fleet namin, at saka nandun siya dun sa flagship ng principal namin, Onigo, Mississippi. At saka pinapa-shoutout niya rin niya yung Onigo, Mississippi crew. Shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo lagi sa pagtawid-tawid sa Atlantic, kasi yung biyahe nila, Atlantic, Amerika, Europe, yung tawid-tawid. So, lagi kayong mag-ingat dyan. At saka si Dom Montes or Punduma Macapado Jr. for short. Isa din to siya sa members sa fleet namin. Fourth engineer siya doon sa vessel Aurora. Tsaka i-subscribe niyo rin yung YouTube niya guys.
nag-vlog din to siya ng mga seaman vlog. So ito yung YouTube niya, guys. Click and subscribe. At saka, guys, last but not the least, shout out kay Jomar Anthony Bayawa. Siya yung nagturo sa akin doon sa subscribe na overlay. So maraming salamat sa iyo. At saka i-follow niyo na rin siya sa TikTok, guys. Ito yung TikTok niya. So maraming salamat, guys. Yun lang, guys. Maraming salamat. At saka I hope sa future vlogs makasama ka na sa kwento ng buhay ng Marino. So thank you very much. Thanks for watching. Bye.